Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan at welcome back muli kayo sa ating channel. It's me again, Marjan Tolentino, at ngayong araw na to mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay about po sa halamang creeping fig vine. Kasi itong halaman na to mga kababayan ay talagang perfect na perfect siyang itanim sa inyong mga garden, lalong-lalo na sa mga fence nyo, sa mga bakod, sapagkat ito ay pag tinanim nyo siya, talagang magiging greeny yung paligid at talagang appealing sa mata, more on nature siya. Kaya sa ibang bansa like ng United States of America ay sa kanya-kanyang mga tahanan ay talagang tinatanim nila to sa mga fencing nila para maging maganda lalo yung view at maging greeny. Kaya for today mga kababayan, isamahan nyo kami na pag-usapan natin ng pag-aalaga ng creeping fig vine at kung paano paramihin ang halaman na to. Kaya ano pang hinihintay natin ay start na po natin ang video ito. So ito na nga po yung halamang creeping fig vine mga kababayan. Kung napapansin nyo ay sa aking likuran yan po yung tinatawag na creeping fig vine. Kaya sa ating mga past vlog, marami sa ating mga kababayan tinatanong nila kung anong halaman yung sa dingding na tinatanim. So ito po yung tinatawag na creeping fig vine. Kaya kung napapansin nyo ay napakaganda niya sa ating paligid na talagang as in green siya. Ito ay tinanim namin siya dito. Ito ay hollow blocks siya na hollow blocks lang po siya. And then hindi na siya pinuntirahan at hindi na siya pinaka-finish para makatipid talaga. So pinagapang lang namin itong creeping fig vine. Sa loob ng isang taon at kalahati ay sinakop niya na po itong bakon na to. And then napaka-easy rin lang niyang alagaan at sanay na sanay talaga siya sa init. Tapos papakita rin namin sa inyo yung mga bagong tanim namin doon at mamaya tuturuan namin kayo kung paano siya ipro. And then nabuo naman po sa pag-aalaga ng halamang ito ay napakadali lang, direct sunlight. And then ang pagdidilig sa kanya ay once a week lang, hindi siya matakaw sa tubig. Pag pumapasok yung El Nino, doon lang siya matakaw sa tubig. Kasi every other day, kailangan ng dilig kasi nasasaktan din siya sa araw. Pero yung init sa atin sa Pilipinas na sobrang init ay kayang-kaya po niya. Ngayon, ang pag-maintenance sa kanya ay napakadali lang. So, pruning lang tayo para ma-maintain natin yung ganito. Kasi kung hindi natin siya pu-prune ay medyo maglalaw-law-law-law yan. So, pupunta tayo dun sa kabilang area para makita ninyo yung mga creeping fig vine na hindi siya na-pruning. So, kailangan lang siyang i-pruning para ma-maintain yung ganito kaganda sa ating likuran. So, ngayon ay pupuntahin natin yung hindi na-prune at ipuprune natin at ipapakita namin sila sa inyo. So, yan po mga kababayan, kung napapansin nyo, ito yung ating mga creeping fig vine na pag hindi siya na-prune, ganyan yung magiging itsura niya. Medyo pangit siyang tignan at masagwang tignan kasi hindi siya flat. Pero yan, pag na-prune siya, ay talaga namang maganda siyang nakikita sa mata at appealing talaga siya. So ngayon ay magpuprune na po tayo. So yung ating mga creeping fig vine po ay umakyat na sa taas. So pag hindi na puprune yung ating creeping fig vine mga kababayan ay pwede siyang bahayan ng mga, alam niyo po ba yung mga palaka na dumidikit sa mga, pag tumalon sila para dumidikit sa mga pader or sa mga saging. So pag hindi natin na-prune yung creeping fig vine, pag meron tayo sa ating mga tahanan eh, talagang asahan mong meron mga palaka or babahayan sila ng lamok. Pero kung yan talagang na-maintain nyo na flat na ganito, ay hindi sila babahayan ng mga palaka. So dapat talagang once a month ay nagpuprune tayo sa ating mga creeping fig vine po para maganda talaga siyang tingnan at hindi siya bahayan ng mga insekto or ng mga palakang dumidikit. Tapos itong mga nakat po natin ito ay sila rin yung ating itatanim mamaya. So ayan po, ayan yung ating na-prune na mga creeping fig vine. Kung napapansin nyo, talagang appealing na sa mata. And then napakaganda niyang tingnan kasi talagang well-trimmed siya at nakat siya ng maayos. So gano'n lang yung gagawin natin. I-prune lang natin siya para ma-maintain po natin ng ganito kaganda. So ngayon po, ituturuan namin kayo kung paano sila itanim. Yung mga pinagputulan natin ng mga creeping fig vine ay kukolektahin natin yon para itanim. Kasi ito pag binibenta sa market mga kababayan, nung nakapag-inquire ako ay yung isang tubo niya ay 35 pesos, sa amin binibenta namin siya ng 20 pesos. Pero kung ikaw ay malapit lang sa aming area at kung magagawi ka, and then sakto nagpuprune kami ay pwede namin kayong bigyan. Ngayon kung maramihan talaga at rooted ang kailangan nyo, ay nagtitinda po kami ng 20 pesos po per pot po yun. Rooted na po yun. So yan po yung ating mga pinagputulan ng creeping fig vine. So yan po yung ating itatanim.
So ayan po kung napapansin nyo dito sa aming gilid. Ito ay tinaniman po namin sila ng creeping pig vine, ayan. Kung napapansin nyo ay kumakapit na sila. Ayan sila, so napakaganda po nila. So dito banda kayo kung napapansin nyo mga kababayan ay laktaw-laktaw po yung creeping pig vine dito. Kasi nung tinanim namin to, ay talaga namang salbahe yung mga manok. Ay talaga namang ang dami nilang pwedeng anuin, yung hanapan ng pagkain ay yung kung saan po nakatanim yung aming mga creeping pig vine ay yun talaga yung mga hinalukay nila. Kaya kung napapansin nyo dito banda, ayan, dito may creeping pig vine at dito banda ay walang creeping pig vine. Kaya kung napapansin nyo po ay bagong tanim lahat sila. At yung mga hindi po nahalukay ng manok ay okay na okay po sila. Kaya punta tayo dun sa front para bago natin itanim to para makita nyo kasi napakaganda po talaga nila. So ayan po, nandito tayo sa front yard ng garden. Kung napapansin nyo, dito talaga hindi sila hinalukay ng manok. Kaya napakaganda po nilang tingnan mula dito po. Ayan. So dito po banda mga kababayan ay talaga kinapitan nila yung ating wall. Ayan. Kung napapansin nyo, ay napakaganda. So inaakitan na yung ating creeping, yung ating wall. So dito banda yung sinasabi ko po sa inyo na kahit sa bakal ay kumakapit sila, sumakulit sila. Napapansin nyo, ikinapitan nyo po itong, ayan, yung bakal na yan. Pero yung gagawin lang natin dyan, ikat lang natin para maganda pong tignan. Ayan, mula dun ay okay na okay. So ayan po, start na po tayo magtanim. So ang creeping pig vine ay wala siyang pinipiling lupa. Any kind of soil ay pwedeng-pwede siya sa sandy loam, sa clay soil. Basta kahit anong klaseng lupa ay okay na okay siya. Hindi siya po namimili ng lupa. Hindi sila katulad ng ibang halaman. Pag clayish ay namamatay sila and di rin pwede sa mabuhangin. So itong creeping pig vine, any type of soil, okay na okay siya. So sa pagtatanim po mga kababayan, eh, ganyan lang po. Kasi dito po sa ano niya, ay talagang kumakapit sila sa pader. Yung kumakapit dyan yung ugat nila. Kaya pag tinanim natin sila, easy to recover sila kasi may agad na ugat sila. So pag tinanim natin sila dito sa pot, ayan. So mga 2 weeks lang ay revive na po yan. Basta ilagay natin sila sa well-shaded na lugar. Yung hindi muna sila naaarawan para hindi sila nasasaktan po ng araw. So, tapos ang dilig sa kanya every other day. Basta itanim sila dun sa shaded na area po para agad silang makarevive at mabuhay po talaga sila. Then after po natin tinanim ay didiligan natin sila. Tapos ilagay muna natin sila sa shaded na lugar para hindi po sila masaktan talaga ng araw. Biruin nyo mga kababayan yung ganitong pot sa tindahan ng mga halaman ay 35 pesos siya. So pero napakabilis lang po niyang pabuhayin. Yun nga po yung sinasabi ko kung malapit ka lang sa aming area and then nagtaon ay nagprune kami ay pwede po namin kayong bigyan ng creeping pig vine po. For free lang yun. And then kung bibili naman kayo yung rooted ay 20 pesos lang siya. So murang-mura lang po. Yung tinanim namin ng mga 3 weeks or 2 weeks before nung talagang maulan-ulan na ay tinanim namin sila dito sa wall na to kung napapansin nyo. Talagang hindi pa siya kinapitan ng creeping pig vine at ngayon namin talaga sila tinaniman. Sinakto namin sa tag-ulan talaga. And then yung haba ng ano na to, ng fence ng bakod na to ay for sure ay 7 months lang ay fully green na to at okay na siya at maganda na talaga siya sa viewing at sa picture kasi greeny talaga siya. So ito yung mga tinanim namin po. Ayan kung napapansin nyo sila ay start na po silang kumapit dito sa ating bakod. Ayan. So napakaganda niyang tignan. And then about naman po sa ano, sa pagpapasanga ng creeping pig vine, kung gusto niyang agad siyang sumanga na ganun, na kapitan talaga itong wall na to, ay kakat lang natin yung pinaka main branch niya. So, ganito pinaka main branch ng ating creeping pig vine. So, ikakat lang natin siya dito mga kababayan. Ayan. So, naputol na yon. And then, yung kinat natin ito ay maglalabas ng sanga at mag-i-spread talaga siya dito. So, ipapakita namin sa inyo yung nag-spread na naputulan po dito. Mamaya po. Chichicheck natin. Pag nagtanim naman po kayo mga kababayan ng hindi tag-ulan and then mainit ang yung area sa bakod, pag tinanim nyo sila na hindi pa rooted, kunyari through cuttings lang, ito kasi hindi na namin sila tinanim sa pot, dinirect na namin talaga sila sa lupa, sa bakod.
Basta sinabay namin talaga yung tagulan kaya hindi na namin tinakpan. Ngayon kung magtatanim kayo na hindi tagulan and then mainit, ang gagawin nyo lang itanim nyo sila and then bigyan ng konting shade na area for 1 week or 2 weeks para makarecover na sila. So sa hawing ito mga kababayan, kung napapansin nyo ay start na po nilang saraduhin yung pader and then napakaganda na po nilang tingnan. So ang ginagawa lang natin yan, yun nga po, i-cut natin yung pinaka main branch para magsanga po yan, para kapitan yung ibang area na hindi nila nakakapitan. And then about naman po sa mga peste kung naninira sa creeping pigvine, actually wala akong nakikitang mga uod na kumakagat sa kanila. So nagkakaroon lang sila ng sakit pag yung ulan sa atin ay walang hinto. So nagkakaroon sila ng molds sa mga dahon nila or parang yung fungi yan, mga fungus na tinatawag. Pero after naman ng tagul ng ulan ay yung namatay na mga dahon niya ipapalitan niya ng bagong usbong yan. So dito banda ay makikita natin yung mga tuyong natuyo nang dahil sa ulan kasi nasobrahan talaga sila sa tubig po. So yun po, yun nga po yung sinasabi ko mga kababayan, pag walang hinto yung ulan katulad nun ay 2 weeks mahigit ay walang hinto yung ulan ay nagkakaroon sila ng molds sa kanilang mga dahon ay natutuyo sila. Pero okay lang yan kasi ilang weeks lang, mga 2 weeks ay talaga naman yung natuyong dahon nila ipapalitan nila ng bago nilang usbong yan. So pag ganyan, pag naging ganyan sila, ang ginagawa namin ay winawalis lang namin yan para matanggal yung tuyong dahon po. Ayan. So ginaganyan lang namin sila. Kung napapansin nyo po, di ba, at natanggal natin yung mga tuyo-tuyo niyang mga dahon, ay makikita po natin na may mga bagong usbong na yan para palitan yung mga namatay po nilang dahon. Ayan sila. So, hintay lang tayo ng mga weeks or month, ay sarado na uli yan at greeny na po. Mga yung ating creeping pig vine, napakaganda talaga niyang itanim. Kaya I hope na makapagtanim din kayo sa inyong area para pag nagpicture kayo and then pag lumabas kayo ng inyong tahanan ay talaga namang napaka-appealing sa mata at greeny talaga yung mga paligid. So napakadali niya lang niyang itanim. So bago ko po tapusin ang vlog na to mga kababayan, ay nais ko pong i-shoutout si Ma'am Norma Bilalus and then si Tita Lolay yung nagbigay po ng ating 1000 finger banana. So sa lahat ng ating mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong suporta. At kung bago ko lang sa aming channel ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami ay makasama po namin kayong muli. Maraming salamat sa inyong pananood at God bless po sa ating lahat.